Alright, have a nice day. Online buddies, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi ngayon, galing ako sa school at syempre maraming trabaho. Pero syempre, at syempre din, puro syempre tayo. Love na love ko kayo, kaya kinoconsider natin ang inyong mga comments. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng letter or request. Formal letter, formal, okay. Ito ay base sa message sa atin ng isa nating magiliw na subscriber na tinatanong niya kung paano gumawa ng formal letter, English do ba or Filipino. Okay, so kahit English or Filipino, ipapaliwanag ko ito ayon sa paraang naiintindihan ng karamihan. Alright, diretso tayo, wala nang cut-cut. Okay, so itong letter na nasa harap nyo ngayon, medyo maliit yung gawin dulo. Pinagkasya ko lang dito sa maliit kong opisina, dito sa aming bahay. Okay. So, ang tawag sa letter na or format na to ay full block. Yan. Full block. Ayan, full block. Bakit full block? Wala siyang margin. Ay, walang margin. Sorry. Hindi walang margin. Naantok na kasi ako. Okay. Daming trabaho sa school eh. Bakit full block? Kasi hindi naka-indent yung mga paragraph niya. Yung pamuhatan, patunguhan, yung katawan ng liham. So, lahat ng parts ng letter natin, hindi naka-indent. Walang nakapasok. Okay. Kung papansinin mo, lahat sila, pantay-pantay yung gilid. Yan. Excuse me. Kaya tinawag siyang full block. Yung example ko na to ay pwedeng kopyahin ng isang mag-aaral na nagre-request na i-drop siya sa lahat ng subject niya dahil may dahilan. Okay? Makikita niyo mamaya dito. Okay. So ito, ulitin ko, ito ang letter na ito ay nakabase sa message sa atin ng isa nating subscriber. Okay, hindi ko siya ipapakilala. Okay, to protect his or her privacy. Okay, nakabase ito doon. So, mamaya, at the end of the video, ipa-flash ko ito, bi-videohan ko ito. Okay? Para mabasa nyo mabuti yung letter. Kesa yung ganito, yung maliit. Pero ngayon, ang hiling ko lamang, ay sana panoorin nyo mula umpisa hanggang wakas yung video na to. Okay? Para lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin, sa inyong minamahal. Ayan, minamahal ko rin kayo eh. Kaya nga yung tugtog dun sa aking transition sa video ko ay tungkol sa pagmamahal ng isang guro sa kanyang mga estudyante. Okay. Eto na. Diretso tayo ha. Pagpasensyahan nyo na kung hindi masyadong scripted to. Kasi kadalasan scripted eh. Siyempre, pinaplano mo mabuti, na-outline ko yung mga sasabihin ko para hindi ako masyadong magkamali sa vlog ko. Pero this time, eto na. Diretso na tayo. Basahin natin muna ha. 1, 2, 3. Eto po, yung pamuhatan. Kung saan ka nakatira. Dito sa taas na to, nakasulat dito kung saan ka nakatira. 1, 2, 3, Makipot Street, Barangay Masagana, Kabanatuan City, November 10, 2022. Lahat ito, example lang. Katang isip ko lang lahat ng nakasulat dito. Okay, saan ka nakatira? Okay, yung address mo mismo. Ilalagay mo dito yung address mo mismo. Ano ba yung permanent address mo? Ito yun. At yung pangalawa ay yung pangalan ng presidente ng eskwelahan. Okay, for example, Dr. Ravino Flores, PhD. Okay, office sambay opisina niya, Office of the President. Anong school? University of San Lorenzo. Example yan. At anong lugar? Barangay A, Gapan City, Nueva Ecija. Okay. Ito yung patunguhan. Okay. Dito, nakasulat yung tiyak na makaka-receive ng letter mo. Okay. Lagyan ko ng number. Ha? Yan. 1, 2. At yung pangatlo na tayo. Ha? Ito yung, sulat mo na lang yung Dear, Dr. Flores, kung ano yung apelyido. Okay, Dr. Flores, bakit ito yung ginamit natin? Tutuldok. Tama. Colon. Kasi mas formal yan kaysa sa comma or quit. Mas formal yung colon. Ngayon,
Para kunyari binati mo siya bilang pambungad na pananalita, kapag binati mo yung kagalang-galang na tao, lagyan mo na lang ng greetings, parang isang pagbati. Okay. Tapos kasunod dito, baktaw ka lang ng isa. Ano ba yung reason mo? Straight to the point tayo. Huwag ka na magpaligwi-ligo pa. Ano ba yung hinihiling mo na malaman ng presidente ng paaralang yon? Lalo't ni-request sa'yo na sulatan mo raw yung presidente kasi medyo mahirap yung request mo. Mahirap i-proseso. Kung biglang nagbago yung isip mo, magta-transfer ka ng ibang university, gusto mong i-drop yung subject na yon. Kailangan sulatan mo yung presidente. Sabi nung sa vlog, ano? Okay, basahin ko ha. I would like to request through your good office to drop all my subjects I am taking because my parents could not afford to pay my tuition fee anymore. We are suffering from financial constraints and this situation hinders me to continue attending class na apekto yung pag-aaral mo. I would rather stop, mainam pang mag-stop ako, or transfer into public school if granted. Thank you for your consideration. Your response, I believe, will surely help me overcoming the struggle. Okay. So, dito sa katawan ng liham, isinaysay mo yung gusto mong mangyari. Siyempre, kailangan medyo magpapaawa ka ng konti. Hindi naman pa, sabihin mo yung totoo. Na ikaw ay nahihirapan ka mag-aral, pumasok ng klase kasi may problema kayo sa pera, hindi mo na mababayaran yung tuition fee. Ano ba yung kagandahan kapag dinrap mo yung mga subjects? Kapag dinrap mo yung mga subjects na tinetake mo sa college, ano? Lalo't nasa private ka, nasa private tayo ah. Pag dinrap mo yan, medyo malelesin ng konti yung tuition fee na babayaran mo, yung bigat. Lalo't nasa bungad ka pa lang ng taon. For example, prelim pa lang. Hindi ka naman sisingilin niya ng buong tuition eh. Alang ganong paaralan na ginigipit yung mga mag-aaral. So kapag dinrap mo siya, meaning to say, dropping your stay in the school, ano? Pag nag-drop ka, nag-drop ka ng mga subjects mo, ano? Ang ibig sabihin nun, it signals the company or the school that you are not capable of paying tuition fee or hindi ka na makapagpapatuloy ng pag-aaral, maaaring maapekto yung pag-aaral mo kung magpapatuloy ka pa. Parang ganon. So, isang malaking problema sa'yo yun. Kaya maiintindihan nila yon yung pagdadrop mo na yon. At, syempre, nakalagay dito na mainam pang mag-stop ka. Ibig sabihin nun, ay parang desperado ka na. O kaya, magta-transfer ka sa public school. Kasi alam naman nila, kapag public school, walang masyadong binabayaran dyan. Can afford, eh ka nga. So, makita nila na parang gusto mag-transfer dito sa public school, talagang hindi na kaya. Hindi dapat kami maging dahilan ng pagbagsak niya or hindi niya pagpapatuloy ng pag-aaral. Ganun yung maiisip nila. Kaya, sinulat ko to. So, sa huli, tatapusin mo na, I believe, will surely help me overcoming this struggle. So, i-struggle ka. Payunawa mo sa kanila na naniniwala ka pa rin maaawa sila sa'yo o bibigyan ka pa rin nila ng consideration. Tapos, dito naman sa huli, no? Yung respectfully yours, yung R malaki, yung Y ha, tatandaan natin, maliit lang yun ha, yung Y, respectfully yours. Yung R malaki, yung Y hindi. So, nire-respeto mo sila. Juan de la Peña, tapos, for example, may pirma. So, yan, galing kong pumirma, no? So, may pirma. O, yan yung formal letter na example ng full block. Yan yung kadalasang ginagamit. Ako din, kapag may request ako sa opisina or sa isang kumpanya, magre-resign ka, mag-a-apply ka, ito yung ginagamit ko. Sure, ito yung ginagamit ko. Kaya ito, yung letter na ito, pwede nyo maging basihan kung kayo ay mag-aaral, ay kung kayo ay magta-transfer sa ibang paaralan at kinakailangan nyo kunin yung pagpayag o yung permission ng nakatataas doon sa university o sa school na yon. May hindi ba ako nasabi nakalimutan or may mali ba ako dito? Kung meron kayo nakikita na kakaiba, please write your comments on the comment section, okay? Ganun lang naman ang ating nakasanayan. So, kapag mayroon kayo nakita kakaiba, mali, or may suggestion kayo, comment lang kayo. Okay, sana makatulong ito. Okay, i-video ko na ha, para makita nyo yung buong letter. Salamat sa panonood. Salamat sa pakikinig. Okay? Thank you very much.